bibigyan natin ng review itong Camp Pulonggubat dito sa Cuenca Batangas. As you can see, andito po ako sa tabi ng ATV. Pero hindi daw po ito pinarerent for picture purposes lang. So, itutoy namin kayo sa loob at dito sa labas. So, may mga magagandang views siya na pwede kayo mag-pictures. Okay, tara na! Okay, eto, nakikita niyo sa likuran ko, isang malaking koi fish. So, maganda mag-picture siya. Tsaka, ano siya, magandang souvenir picture talaga. Ang ganda niya. Dito, eto na yung pinaka-entrance niya. Makikita niyo. Andun, yung mga nagpipictures, Camp Pulonggubat. So, malaking space, malaki yung parking area nila. Andun yung receiving or reception area nila. Kung saan ka magbabayad. So, tara, puntahan natin. Para makita nyo kung magkano yung mga prices per person, tsaka yung cabanas, tsaka yung rooms nila kung gusto mong mag-overnight stay. Tara. Tapos, dito tayo, entrance tayo. Tapos pahaba, tapos pahaba, tapos sa baba. Ito yung guidelines nila. So mamaya pipicture na natin, tapos isasama ko na lang din sa video. Usually may tao dyan. So since wala pa naman nang pumapasok na customer. So siguro nag-aayos sila sa loob. Thank you. Ito po yung mga prices. So, entrance fee nila. Meron silang rooms for overnight stay. Pati lang contact number. Kung gusto nyo mag inquire. Maganda dito, malinis. Ayan, organize sila. Okay, sa atin, nag-aayos na siya ng mandalitas. Meron silang souvenir shop. So, ayan. May mga t-shirts sila, may mga kamay-pay sila, keychains, and bottle opener. Tapos meron silang panlagay sa ref bato, ref magnet. Ayan, may bags. Medyo pati pa lang yung mga souvenir items nila. Pero okay din. Mamimili ka na lang na sizes. Cute dito, malinis talaga siya. One of my favorite na resort. Okay. Ngayon naman, dito, bago ka makapasok sa loob, syempre, medyo mahigpit yung security nila. Iwanan mo muna dito yung luggage mo, yung mga gamit mo. Tapos, saka ako magsisettle ng account doon sa pinantahan natin na entrance na may cashier. Then, after that, pwede ka nang pumasok dito. Nalagyan ka nitong, ano tag dito, kuyas? Left band. Okay. Pasok tayo. Pasok na tayo sa loob. Ito yung bibig ng koi fish na malaki na nakita natin kanina. Pasok na tayo. Para ka nasa Little Mermaid, papasok tayo. Yung mga bentahan ng pagkain. Ewan ko lang, bakit wala ko sa nagbebenta. Ayan.
Andito na tayo sa loob. Ito nakikita niyo yung malaking T-Rex. So, ayan. Kasama sa mga naka-display nila dyan. Dito sa left side ko, andyan si Mini Carousel. Guys, gumagana yan ah. So, wala pa lang masyadong bata na gustong sumakay kasi nag-e-enjoy sila sa pagsiswimming. So, steady lang muna yan. Tapos, sunod na yung may mini Viking sila. Ayan. So, hindi mo na kailangan pumunta na Enchanted. Hindi mo na kailangan pumunta na Star City o kaya Sky Ranch kasi meron din sila ditong Viking. Gumagana rin na testing na kanina yan. Dito sa right side ko, makikita mo dyan, is yung function hall nila. Ang laki-laki ng function hall nila. Ayan. May flying colors. Ayan. Tapos, andito yung bear. Pang picture-picture lang siya, guys. Pero, maganda rin siyang, maganda rin siya sa attraction. Tapos, punta na tayo dito. Sa likod ko, nakikita nyo, is malaking slide. Meron siyang dalawang levels. Yung isang pinakamataas, saka yung second level. Hindi ko sure guys kung ilang feet yan ha. Pero ang babagsakan naman niya is 5 feet. So, mababa lang din naman siya. Slide-slide lang talaga. Dito naman sa side na to, is yun ang mga hat nila. Mga kabanas nila. Yeah. Papunta tayo dun sa may kiddie pool area. Marami siyang kabanas. Meron pa dun sa right side. Mamaya itutour namin kayo dun. So, ayan. Papunta tayo sa may kiddie pools. Meron silang mahabang ano dyan eh. Pool area. Oh, ayan. Ang cute, diba? Ayan siya. Ayan siya na meron siyang paikot na swimming pool eh. Tapos may slide, sigit na. Andun yung family ni Shrek. Dito ba? Hi Patrick! Welcome mo sila dito sa ang Pulonggubat. SpongeBob. Si Squidward. Patrick. Punta tayo kay family ni Shrek. Family! Magandang pang picture ayan. Ito yung from doon. Paikot siya. Paikot. Parang meron din yung sa Splash Island. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Nag-enjoy yung mga bata. Tapos yan yung slides nila. Na iba-ibang kulay. Tapos may florals pa na shower. Diba? Malinis talaga dito. Nire-recommend ko sa inyo to guys. Puntahan nyo. Bisitahin nyo. Kasi maganda siya. Dito sa Camp Pulonggubat sa Cuenca Batangas. From that kiddie poolside, meron tayong isang pupuntahan na poolside. Pero hindi pa kasi siya operational kasi may mga inaayos pa sila. Pero maganda rin tong side na to. O, nakita nyo naman yung trash cans nila. Naka-segregate yun talaga yung mga basura. Wala akong masyado nakitang langaw kasi malinis siya. O, tara dito. Yan! Maganda dito guys. Hindi pa lang siya talaga tapos o inaayos pa nila para sa safety rin ng mga magsuswimming. Ayan, nakita niyo yung slippers rack nila. Iba-iba rin yung kulay. Ang cute. Kasi bawal yung chinelas. Baka kasi madulas. So, ayan. Kung gusto mong mag-muni-muni, ayan, charot. Ayan. Kung gusto mong mag-inarte, gusto mong pa-picture, ayan. Diba? Hindi ko alam kung ilang feet to. 5 feet lang or 6 feet. Pero sure ko yan, palalim yan. Kasi pang adults tong side na to.
very nature yung makikita mo. Puro puno. Refreshing, maliwalas talaga siya. So, nakaka-relax. Kasi ito na yung function hall nila. Kung gusto mong mag-celebrate ng birthday, dyan, pa-set up ka ng mga tables. Diba? Ayun, para kang prinsesa kung bababa ka doon. Magdedebo, may kasal, diba? Para sa may mini stage. Kung gusto mo rin mag-rent ng video camera, meron din silang available na video camera machines. So, lipat tayo dun sa kabilang side. May, nandun yung mga pools na may wave pool, may mga jacuzzi, mini jacuzzi. So, tara, punta natin. Dito naman tayo sa side na to. Andito na yung swimming pools nila na may wave pool. Itong side na to, para dito sa slide. Malaki. Tapos, ito yung ibang cabanas nila dito sa side. Sa aking left side. Ang dami niyang ano, huts. Ang dami talaga. Yan. Ang cute na ito. Pag gusto mo mag-picture lang. Diba? Yan. Nagsiselfie siya. Yan. Yan yung mini biking. Guys, sana naririnig niyo ako kasi ang laki niya. Medyo lumalayo ako para makita niyo ng maayos. May mga recreational activities sila na pwede mong gawin dito. Okay. Tapos, ito, meron silang basketball. Ano bang tawag dito? Yung nilalaro nila sa basketball pag sa mga... Ay, nakalimutan ko basta. Ito, mag-enjoy kayo. Marami kayong pwedeng gawin dito. Yan. Yan lang. Tapos, ito. Ito yung mga extension ng cabanas nila. Hot. Marami pa tayong pwedeng puntahan doon. So, tuloy-tuloy na natin to. Okay. Every area nila na may mga huts or cabanas, meron din silang doon sa side na yun, may grilling and shopping area sila. Tapos, sa katabi nun, may mga restroom sila. Organize sila dito, guys. Wala akong masabi. As in, gusto ko talaga dito. Kaya, kailangan you watch out. And, mag-check out kayo dito. Yun, basta ganun. Dito sa side na to, bukod sa mga huts at saka cabanas, meron silang mga overnight stay rooms. Okay, nakikita nyo, ang gaganda, diba? So, meron silang 3,000 pesos for overnight stay for 6 to 8 persons. Hindi ko memorize masyado. Merong 2, 8 at saka 2, 6. Siguro depende lang sa laki ng rooms. Pero ayan. Tingnan natin. Okay. Ito yung pinakaibaba ng overnight stay rooms nila. Diyan. Kung yung magbabarkada, family, yan, may mga gatherings kayo. Diyan kayo sa ibaba. Magkakainan, magkakantahan, o kung gusto yung iba na session, nagsushot, ganun. Dito sa baba. Tapos, diretso na kayo sa taas. Kapag gusto nyo na magpahinga, syempre. Diba? Pwede na parang i-occupy yung mga pang-overnight stay rooms nila. Siguro, mga nasa day tour lang yung mga nandito ngayon. Kaya, walang masyadong bukas. Pero, pwede na pala siyang i-occupy. So, kung gusto nyo mag-check-in dito, pwede na. Okay. Ayan. Medyo ito yung jacuzzi nila, oh. Yan, diba? Doon sa inakita natin na isang side na para may infinity pool, meron siyang tatlong jacuzzi. So, ayun. Ito. Ito na yung gumagana. Isa. Wow! Kahit na yung stall ng isang T-Rex.
Tapos dito na sa side na to. May mga mushroom sila sa mushroom shower sila. May slides din ng bata. Baby slides. Tapos makikita mo yan, may bridge sila dyan. Kasi mababa lang siya. Okay. Yung sa mga mahilig mag-pictures dyan, guys, dito talaga yung magandang puntahan. Pero so, ang puntahan natin huli is yung wave pool area. Kasi meron dong ship ng sa Pirates of the Caribbean. I-picture kami doon. Guys, yung mga ilaman nila yung dipik. Ito isang alaman. Ito lang, pig to. Promise. Yan, pig. Para sa display lang. Doon meron sila, di ba? Okay. Ito yung grilling and shopping area. Para hindi nga naman tayo kung saan saan naghihiwa, nagagayat ng mga pagkain o ng ulam, ng karne, yan, meron sila dito sa shopping area. Tapos ito yung washing area nila. Yung pang boys siguro ito na shower area. Yan. Kasi meron din silang separate na comfort rooms. Sa bawat area na to, guys, may mga comfort room sila at saka shower room sila. So, hindi mo kailangan pumunta sa malayo. At, good news para sa mga gustong mag-smoke. Meron kayong designated area for smoking doon sa pinakasulok, yung malayo na sa tao. Malayo na sa mga nagsuspending. Yan, diba? O, may mga upuan pa siya. Coffee talaga. Nandito ka. Kaso pupuntahan natin, sunod, ay yung barko ng Pirates. Ano ka na? Okay. Okay tayo dito sa barko. Barko talaga. Wala, pang picture lang to. Ayan. Diba, ang laki ng swimming pool area nila. At ang kita mo dito. Ganda. Babalik kami dito. Sarap. Sulit yung ibabayad mo. Okay. Meron silang mga record stations. I think meron silang 4 live stations. Record stations. So, ito yun. At ngayon, nagsisimula na yung wave pool nila. So, tingnan natin, guys. Ayan o. Diba? Ang taray! Alamin nyo ng tubig pero okay lang. Enjoy naman. Ayan, makikita niyo dun sa side, nandun si Kuya Lifeguard. Ayan. Enjoy mga bata. Enjoy yung mga swimming. Okay na. Okay. Okay, guys, thank you for watching. Yun lang po.
po. And hope to see you here at Camp Pulonggubat here in Cuenca Batangas. So thank you for watching and please like and subscribe to my channel. Okay? Bye! Have a nice day!